idol, susukatin na yun ngayon natin itong ano, pressure ngayon sa oil. Sa transmission oil niya, kung ilan yung kanang pressure. So, ito yung, itong bolt na to, ayan, dito yan nakalagay. Kinuha ko lang to, tapos sinalpak ko itong ano, para pressure test natin. Ayan, ito. So, ayan siya. Okay. So, ayan. Ganyan lang yun. Jong! Paminaw ha! Jong! Kadungog ka! Inimuyin ko paong-paong ha! Start! Patay! Start! So, ayan siya mga idol. Umandar siya ngayon. So, yan yung pressure niya sa transmission. Yung pump, sinusukat natin kung malakas pa o hindi. Okay, so, ayan. Nasa ano siya? Ayan. Okay. Revolusyon ko na siya. Gamay lang. Up! So, pag revolusyon na siya, bababa. Tapos pag naka-idol lang, ta minor. Ayan. Tumaas. Revolusyon! Up! Okay. Tapi! Pareho ba yung tunog niya bago natin palitan ng tanzara. Okay. So pakinggan niyo yung tunog para ma-compare natin kung ano. Sige, revolusyon. Sige. Sige. Kalit ako no, kalit. Ye. Oop. Mga idol, mayong buntag, may gandang umaga. So, karon mga idol natay video. Nagtrabaho dire na mag-ilis og valve seal. Mag-ilis og valve seal o niya mag-ilis og tanzara to converter. Huh? So ito mga idol, ito yung ano, ayan. So ano siya, sobrang dumi. Ano? So sobrang ha? Kaya tako man eh. Mapisim-sim, madang kabir. Ayo ada sofa warna.
Ada pidobol saya, pidobol ada gear. Oh, ada. Saya segir. So, itu saya mengidol lah, natanggal na yung intik. Tapos ayan. So, ayan, madumi. So, ang ano dito mga idol, palitan lang ng valve seal kasi ano, mausok. May usok siya. Pag ano, revolution mo. Mausok. Tapos nang nabaklas to, ayan ang dumi. So, magkabilaan. Dito rin dumi. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, palitan lang to ng valve seal, tapos i-try lang ano, i-flashing. I-flashing lang ng pangalawang bisis. Tapos obserbaran. Okay. So, magpalit rin tayo ng ano, tanjara. Ayan, ito yung transmission niya mga idol. Ayan. So, ayan, nakuha ko na yung tanjara, yung luma. So, nakita ko dito ano siya. Meron siyang kunting leaking. So, mas maganda, palitan na siya para isang babara. Okay. So, ngayon, nag-antay pa ko sa ano, visa. Sa oil seal. So, ito. Ito yung ano niya. Ito yung luma. So, maingay mga idol, maingay. Maingay itong luma. Tapos ito yung bago. Ito yung bago. Okay, so nilagyan ko muna ng langis sa loob. Ayan, ito. Lagyan muna natin dito bago natin isalpak. Okay. So, ayan siya mga idol, ito na. Ito yung oil seal na bago. Tapos ayan yung luma. So, tanggalin ko pa yung luma, tapos linisan, tapos ilagay natin itong bago. Okay. Okay. Yeah. Mga idol, no? Ayan, napalitan na natin. Ito yung luma, yung bago nakabit na. Tapos nilinis ko na rin, okay? So ngayon, isalpak natin yung tanjara. Okay. So, sa pagsalpak nito mga idol, meron siyang ano? Meron siyang slot. Yan. Tapos dito sa loob, ayan kung makikita nyo, ayan meron siyang ano, meron siyang yan yung ano niya sa bumba, sa pump. So ano lang natin, i-straight lang. Okay. Sinintro ko lang, ayan. Tapos dito sa kabila rin. Okay, yan. Ayan siya mga idol. Para pagsalpak natin sa to converter, diretso. Okay. Ayan siya mga idol. Nalagyan ko na to ng ano. Ito ay bago. Bago na tanjara. So, kung meron man yung laman sa loob, hindi marami. So ngayon nilagyan ko siya yan, mga 1 litro. Tapos ginanito ko yung posisyon para sa pagsalpak mo hindi siya tatagas. Tapos tatagas doon sa loob. Okay, so pinalibil ko muna. Ayan. So yung over na langis, sinahod ko rito. Ayan, dito sinahod ko. Tapos ngayon wala na siyang tumutulo. So pwede na natin isalpak. Okay. So, sundan nyo lang mga idol para makita nyo kung paano siya isalpak. Tapos, paano ang patamang pag-seating ng torque converter. Okay, basta ito yung slot. So, kailangan ma-shot dito, ma-shot yung ano, slot ng pump dito sa tanjara. Sa torque converter. Okay. Na-salpak na. So, mga ano, tatlong pitik pag salpak mo, mga tatlong beses mag ano siya,
tumunog. Okay? So, ayan. Siguraduhin nyo lang na tapos nakita nyo ito. Ayan. Parang ano siya. Ito yung line na ano siya. Level yan. Level na ano siya. Nakasagad. So, nakasalpak ng maigi. Okay? So, dito. So, hindi pa dito mga idol. Kung sa tingin nyo dito, nakasalpak na yung maigi. Pero pag salpak nyo doon sa unit, baka kung sa tingin nyo dito, okay na pero hindi pala. Doon sa pagsalpak nyo sa unit, malalaman nyo doon. Okay, so tingnan nyo lang yung video para makita nyo kung sa pagsalpak natin ng transmission. So tingnan nyo yung ano, yung step, kung ano, kung tama ba o sagad ba yung torque converter. Okay, so wag nyo skip yung video, wag nyo i-forward para masundan nyo kung pagsalpak ng tama tapos pagkabit ng tama. Okay, so ayan. Ayan na siya mga idol, nasalpak ko na yung transmission. Yung transmission nasalpak ko na. Ayan. Kung makikita nyo, wala siyang gap dito. So ang nilagay ko lang na bolt, nilagyan ko muna dito isa, tapos dito sa kabila. Ayan, dito isa. Ayan. So ipifix nyo lang yung transmission. Ipifix nyo lang kahit dalawang bolt, basta mapix lang siya. Tapos dito sa tanjara, sa torque converter, ikutin nyo sa kamay. Ayan. So pag na yung torque converter, pag naikot nyo sa kamay, so ibig sabihin yan, nasalpak siya ng maigi. So okay yung pagkasalpak niya. Yung slot ng pump at saka yung slot ng torque converter, so ano sila, maganda yung ano, align. Okay, so kahit anong sasakyan mga idol, pag ganito nagsalpak na yun ng torque converter, pag akala nyo sigurado na kayo na nakasalpak ng maayos, pag salpak nyo dito sa ano, sa transmission sa makina, lagyan nyo yung dalawang bolt, tapos ikutin nyo yung ano, torque converter. Pag naikot siya sa kamay, so okay yan. Pag hindi yan naikot sa kamay, hindi yan maganda ang pagka-align doon sa pump at saka yung torque converter. Okay, so ayan lang mga idol. So maraming salamat. Ayan, so medyo maingat tayo sa pagsalpak ng torque converter, kasi pag hindi yan maganda yung pagkasalpak, hindi align, unang start nyo palang ano, sira na agad yung pump. Okay, so ano lang, ganito lang. Ipix nyo kahit dalawang bolt, ipix nyo yung makina at saka yung housing ng transmission. Tapos ikutin nyo yung tanjara sa kamay. Kung maikot siya, so okay yan. Okay, so huwag kayong gagawa na i-bolt nyo muna yung ano, to converter bago i-bolt yung housing. Kasi ayan, sigurado yan, sira yung pump pag andar ninyo. Okay, so mas mabuti i-fix nyo muna yung bell housing dito sa makina, kahit dalawang bolt lang, tapos ikutin nyo sa kamay yung tanjara, yung torque converter. Okay, ayan. So okay mga idol, thank you, maraming salamat sa inyong pag-subaybay sa aking video.